baba tayo ng ano ng life. Mm. So hindi na, wala man tayong way. May chance, may possibility, pero tingin ko maliit. Pero yun nga eh, kahit may possibility, okay lang naman malugay. Bounce back na lang ulit. Ganun lang siya. Yeah. Meron talaga, ano. Pero, hindi ko sasabihin masisiro tayo. Hindi naman talaga tayo masisiro. Pero nakakatawa lang nung unang nag-blow manifest ka ba, tas nasiro ka. Alam mo yun, yung experience. Sa tingin ko, tol, parang tuli din siya ng negosyante. Kasi lalo na ko, tol, kung galing ka sa hoods, una kang makaranas ng pera mo, di ba? Blow money pass talaga eh. Ah, sapatos, chain, cellphone. Yan ang lahat yan. Oo, oh, yan ang mga bibilhin. Di ba? Anong invest? Motor, PC. Walang invest. Tapos may sasabihin ka ba sa sarili mo, deserve mo yan. Deserve mo yan. Koy, sa tingin ko, kinalamang lang natin, di tayo takot masiro. Okay. Hindi tayo, kasi galing tayo dun, alam na natin yung feeling. Hindi na tayo babalik talaga, pero... Yung iba kasi kaya hindi makaahon, takot silang masiro nga ako eh. Totoo. Kaya sa boxing, hindi ka makaahon kasi takot ka masapak eh. Yan. Yeah, no. O, diba parang ganun din sa business. Uh-huh. Ayaw mo maglabas eh. Uh-huh. Paano ka makakuha? Ayaw mo pumasok dun eh. Mm. Ayaw mo ano, no? Nakakaon ko, sasaluin ko nga yung suntok ko eh. Diba? Yun. Hindi katulad sa atin, parang puta, game tayo lagi eh. Pansinin nyo, pag nag-uusap tayo ng bagong diskarte, lahat na ambag ng bawat meme, wala kang devil's advocate dito, pansinin nyo. Ayaw mo sen. Usually, tol, may devil's advocate. Ayoko nga kumausap ng ganun. Yung magsasabi siya nung pessimist na side ng business. Wag yan. Pag tayo, parang perfect lagi yung business. Okay lang, no? Okay parang, lang. Laban yan. Oo, di ba? Parang kaya-kaya. Parang best idea ever, no? Oo, parang ganun lagi. Kasi marami din naman doon din natutuloy. Oo. Kasi, pero nung pinag-usapan na, parang ito yung best idea to ever. Oo. Kaysa naman yung may tropa kang parang isa lagi na devil's wala, advocate na lagi may comment na, eh, paano kung ganito? Oh, paano kung ganito? Like, get the walang fuck ganun. Out of here. At least naka-notes lahat. Na ano, sento pwede daw, pwede daw. Dami natin options. Dami natin options. Kaya sa buhay, okay lang talaga matalo. Yung umiihiya lang. Okay lang matalo, pre. Di ba ganun? Okay lang matalo. Miss na naman, Ace. Miss na naman. Gagi, okay lang naman talaga matalo. Napanood mo rin eh, no? Ano yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Dito sa may highway kasi may umiihi. Tapos may two siya. Tapos bigla siya nag... Ay, yung minibong motor? Oo. Oh, minibong motor, no? Bigla motivation. Biglang nag-motivational coach doon na naihit. May nakita siyang umiihi, ah. Ako yung nagmamotor, may nakita akong umiihi. Tinigil niya, alam mo, kuya, kuya, parang yun. Sa buhay. Minsan, sa buhay, okay lang na mamatalo. Yung na umiihi, nagtataka. Minomotivational coach. Saan ko tago niya, itich na to. So, di na lang yung umiihi. Alam mo, tol, gusto ko yung mga ganung tao mag-isip. Ang creative nila mang trip eh, no? Yun ang trip, putang ina, no? Huwag ka lang mabaril. Kasi pwede siyang mabaril nung umiihi yun eh. Ah, kulit mo ah. Di ba? Kasi may mga kilala nga tayong ganun eh, na pag ginanong mo sila, ah, ganun? Oo, sa buhay din. Wala ka ng buhay ngayon, bang? Isang kalapit lang. Meron niya yung ganun ko, yayakapin niya biglay. Uy, long time no see! Naka-helmet, di kilala. Di mo na umaalala. Lagi naman siya, meron mo! Sige lang, magmano ka, magmano ka! Sabi, ninong mo ko! Sino ka ba? Ninong mo ko! Tapos bigla lang siya nakata. Gawa ganun siya sa camera. Oo, oh, gano'n last mag-trip. Bibigyan pa, ito 500 daw, pamas mo ni Ninong. Sabi, hindi mo kilala? Hindi, akin na yung 500! Oh, shoutout sa mga motovloggers. Ay, mga motovlogger ba yun, nagkakaganon? Tang ina nila mag-trip talaga eh, no? Ang kukulit ng puta. Kaya nakita nila yung pera sa FB, dami nang naging motovlog kasi. Mm. Malakas pa rin ba magbigay yung mas Facebook? Malakas pa rin si FB, oh. Talaga? Bakit ganun? Minsan nalilate sila. Baka sobrang dami na lang pinapasaho. Oo, minsan nalilate sila yung kay Labro. Minsan late yung dating. Minsan pa-follow up pa ni Labro. Oh, sabi mo, pa-follow up. Kailangan mo na mag-customer minsan service. Minsan nga parang antagal na walang dumarating. So, Hey, message mo lang sila. Oh, in-email. Tapos sabay-sabay nilang pinadala lahat. Oh, yun, ganun. Pero para sa akin, ba't ganun yung sistema? Di ba parang,
Ano yung tropa-tropa lang nagpapatakbo yan? Sa laki ng company nyo, di ba? May kinukuha na rin kasi si Facebook yan ng Meta Creators eh. Ano no? Meron silang parang ini-sponsoran na Meta Creators. Okay. So tingin ko yun na mas priority nila. Oh. Ganun? Oo. Oh. Pero parang... Kasi ngayon, ang dali na maging content creator. Gawin mo lang content, ano yung ano mo, di ba? Tapos may followers ka lang eh. Pwede ka na maging content creator. So itong mga hindi nila ini-sponsoran, pwedeng madelay-delay? Oo, no, tingin ko. Pero pala ka lang, message ka lang. Ganun? Kaya nga nila yung mga hindi naniningil, tul, no? Magkano kaya kinikita nila Mark Zuckerberg. Pero parang hindi lang makaano dahil sa laki ng company nila, di ba? Parang ganun pa rin, parang tropa pa rin. Sa dami naman siguro ng tao, tol. Parang ano lang, parang pinapaalala ko lang si D2P na mag-reply. Reply ka muna, Jay! Kanina ko pa hindi nagre-reply. Siguro ganun din sa Facebook, no? Huy, gago yung taga-Pilipinas na vlogger, replyan mo. Kaya nga sa business, hindi na ako nasa-stress kasi nung na-realize ko nga na pati yung big businesses, puta sa Louis Vuitton nga, may makikita kayong tahe mali eh. So na-realize ko, fuck, grabe, nasa-stress ako sa business ko, na grabing perfectionist ko. Tapos itong mga malalaking to, nagkakamali lang, tao lang din at the end of the day, walang perfect. So, iba kasing negosyante, magagalitin masyado sa staff nila, konting mali. Yes. Kung kala mo, binili na niya yung kaluluwa, di ba? So parang, relax ka lang, nagkakamali lahat. Chill ka lang. Robot nga, nagkakamali eh. Di ba? Tapos yung malalaking kumpanya nga, nagkakamali eh, para sa magkano yun. So bagay, minsan sa drug game din, minsan support yung luto nila eh. Ng shabu, di ba? Parang hilaw pa yung ano, early. Magre-reklamo yung mga ibang dealers. Ba't ganito yung luto? Nakagano'n yan, hindi ko alam yan. Wala na ako yung magaling na cook na matay na nga, hindi napasa yung recipe. Isipin mo tol, ospital nagkakamali nga eh, business yun. O nga, dati nung na. Dati may nakita ko sa ospital, parang lobat yung pang ganun nila. Kasi portable yun eh, alam ko may ganun portable, hindi na kailangan isaksak. Hindi umabot. Ewan ko paano gano'n, nilipat yata ng kwarto na may disaksak na gano'n. Whatever, di ko malalay. Basta yun yung issue ng ano, public hospital yun eh. Parang yun yung issue ng time na yun. Parang shit, walang ano. Nasipin mo sa'yo mangyari yun, so inabot ka pa ng loob. Tang ina naman, Duk! Parang gusto mong bumangon nun para magalit ko. Ako na nga! Hindi ba chinerge ka gabi ko? Ay, wala, tapos mapapakura ako malot. Ako na naman, Dol! Oo, gagano'n ako sa charge. May power bank dun! Oo, gagano'n ako sa doktor. Pati yan ang cellphone mo, pag yan full charge, ha? Yan pa inuna mo. Ay, hindi, anak ng puta, Dok. Di ba, nandun mo? Si Mimi Hospital, di ba, nag-aamalit? Mapapabangon ka para magalit talaga, no? Meron ngang mga ano, di ba, surgery na iiwan ng doktor yung kung ano dun sa loob ng tao. O, sige mo, ganun ka lang, ano, nagkakamali, di ba? Kaya sa hospital, tol, pag namatay ka, valid, eh, no? Ano? Pag? Kahit mali nila. Kunyari, namatay ka, valid. Kahit kasuhan mo sila, hindi sila na... May rason sila eh, no? Ganun talaga eh. Alam nga naman mabuhay nila lahat. Wala, may waiver dun sa hospital. Oo, ganun talaga yun, no? Anong panglaban nila. Nasabugan, no? Kung oras mo na, oras mo na. Saan? Parang ganun. So, oras may chance pa, pre. Wala lang chance eh. May chance, pre. Oo nga, no? I'm on 15 ito, kay full chance. Pang-revive eh, alaos. Awe. Naalala ko dati po tayo na hospital yung tropa, yung si... May tropa ako na hospital, ano, na disgrasya sa pangalan nito, sa motor. Hospital siya, tapos doon lang siya sa murang-murang public, hospital. Public, so binibisita ko. Buto biglang may aakit na kuting doon sa loob ng hospital. May kuting ako nakikita. Wala, may kuting ah. Mamaya-maya may tuta. Anong ka? Veterinary ba itong pinagdalhan mo? Bakit pwede yung... May animals eh. Oo, tol. Tapos yung tinatanggal na yung tahi niya, after ilang months, pwede nang tanggalin yung tahi. So sinumahan ko rin siya, di ba? Di ba may mga tools yan na pangtanggal ng tahi, ganyan. So tinitingnan ko kung gano'ng kalinis ba yung ospital. Buto may mga langaw na dumadapo doon sa mga gunting-gunting nila. Oo, sabi ko, ang kulit na itong ospital na to ha. So parang nilagay sila sa isang kwartong ganyan, di ba? Iba-iba yung kaso nila. Ito, na-aksidente sa motor. Ito, parang tatanggalin na yung paa niya. Like, magamagana yung paa niya. Ito naman, parang may ginamot sila na nagiging ano na yung babae. Parang na... Umiwilab na. Oo, kumbaga parang sigaw na sigaw, James! Ganun na ganun. James! Si Lebron kasi na. Lebron na. Mga ganun-ganun. Oo, ang kulit. Kulit mo, Bron! Ang kulit ng ospital lang na yun. Tapos may tatahi dun bigla na ano na isang pasyente din na yung buong room aamoy. Aalis ka talaga. Sabi ko, magkakasakit pa ako lalo dito kung ganito ako mag-ospital eh, di ba? Sa milk tea nyo, tol, may mga nagawa ba kayong parang... Mali? Mali, ganyan. Ay, oo. Marami, son. Marami. Si Ives nga hindi ibang flavor, ganun. Si Ives nga hindi niya natikman yung totoong timpla ko ng milk tea. Kasi? Kasi nung panahon na bumisita siya, wala yung ingredient na kailangan.
So naghanap ako ng ibang ingredient na alternative dun. Hindi na ganun yung lasa. Gets, gets. Hindi yung original recipe. Oo. Pero pag natikman yung anong yun? Ago, pag natikman mo yung pinaka-basic namin na milk tea, ay, paunahan kayo maubos nun. Oo. Di ba pag bumibili tayo milk tea, yung tagal natin maubos? Yung sa milk tea namin, ubos talaga, no? Talagang... Makikita mo, ini-istro na yung mga sago. Oo, ganyan yung mga customer namin. Oo, wala na naman. Ano ba to? Siyempre, hindi pa sila familiar sa milk tea, di ba? Ano to? Gatas, tas tsa. Pero mamaya... Antunog pa to, Lero. Antunog pa. Oo, yung pinipikit pa nila yung isang mata nila. Ano yung sago? Oo, ganun sila eh. Oo, kita mo. Pero solid yung kwento natin na yun. Oo, tangina. Epic yung kwento yun. Epic talaga yung panahon na yun. Pero dami na yung mali dun, Frank. Oo, dami talaga na yung mali. Pagkain pa, no? Pero tingin mo, Tol, kung ngayon na yung utak mo, tapos meron ko pang ganun, mas maano mo siya. Ayun, number one milk tea sa buong Pilipinas. Oh, pre. Malamang. Hindi malabo. Papanisin lahat. Kung alam lang nila kasabayan namin yung mga nauna talaga, di ba, Koy? Mm-hmm. Baka Milk and Tea Podcast na yung pangalan. Yeah, Milk and Tea Podcast. Pero Frank, natutunan ko talaga doon, lalo na yung bibili na sa atin yun, Koy. Tangina, kailangan wala kang puso sa negosyo talaga. Kakaiba. Alala mo yun? Logic pa rin. Yung bumili sa atin yung ginagawa niya, di ba? Tangina, kakaiba. Alam mo, minsan yung mga mali pa namin doon, basta mga bloopers eh. Parang pagdating ko doon, nahuli ko yung empleyado ko. Naghihimay ng load. Huli siya. Naghihimay doon. Paano yung kiti sa'yo kayo magtingin? Magtingin. Si Turkak. Ayos ah. Karo siya yung Turkak. Tapos meron pa doon yung pagdating ko doon. Mayari ang close namin, 9 o'clock, di ba? Dumating ako doon ng mga 8, ganyan 7:30. Pagdating ko doon, wala na. Ubus na yung timpla na. Walang refill. Walang refill. Sabi ko, ba't di ka nagtimpla? Wala nang bibili niyan. Putang ina mo. 40,000 ang renta namin doon. Tapos sasabihin ka ng gano'n. Oh, yung renta mo, 40,000. Wala nang bibili niyan. Nakakainis talaga. Tangina talaga. Kakaiba yun. Comedy talaga eh. Tapos, meron pa doon yung ano. Comedy talaga. Basta meron pa doon. May pumasok na daga doon sa pangalan ito. Sa food court. Sa stall namin. Ganun. Hindi kasi yung mall na yun, Tol. Talagang grabe yung mga daga doon. Anyway. Pet nila yun, pet. Pet paggabi na. Naglalabasan na. Hala. Tol, pet. Para talagang... Sa food court. Pero pag ano, mall hours. Pag mall hours. Hindi mo sila makikita. Pag mall hours, wala. Alam din ng mga daga yun eh. Na yun. Hindi pa natin... Sa mga tao pa yan. Pag close pa yung mall. Closing na. Sa taas sila nanggagaling lahat. Holy shit. Makikita mo, nagsisilipan ng gano'n, no? Uy! Oo! Naglalabasan na. Parang ready, oh. Hintayin lang natin matapos maghugas to ng mga plato. Bilang boom, babaan na silang. Makikita mo, sabay-sabay bumababa. Alam na nila yung gagawin nila. Rutina na, gano'n. Isang beses sa umaga, nagbukas kami gano'n. Biglang may daga doon sa loob ng ano na yun, malaki-laki pa. Siyempre, ako wala akong alam doon. Ang gagawin ko dito, di ba? Alam naman pag ginanong ko ng steak, magdugo-dugo pa doon, di ba? Buti nandun yung tropang janitor doon. Sabi ko, Tol, paano ba itong may daga dito? Sabi niya, ah, sige. Pumasok siya doon. Kinuha ka may dagang ganun. Nakuha niya rin. Nakuha niya, tapos tinapon niyang ganun. Sabi ko, tangin ang tapang na tao. Tapos tatakbo na yung daga. Kasi nakakita na ako ng tao na humahawak ng ipis eh. Doon pa lang nahuwirduhan na ako eh. Paano mo kayang hawakan ng ipis, di ba? Pero yung humahawak ng daga. Damn. Siyempre, kumakagat pabalik yun, di ba, Tol? May counter-attack yun eh. Pero yung maganon mo, matapon mo, tapos nabaldog niya yung ulo ng daga. Holy shit. Sabi ko, siguro matagal na niya nang ginagawa ito. No? Sanay na sila dun, Koy. Siguro sa bahay nila, ganito rin talaga, no? Pero di ba may mga taong kaya humawak ng ipis, Tol? Alam mo yun, ha? Bata pa ako nun, pero parang pag matanda ka na, tapos kaya mo humawak ng ipis. Hindi, akala ko. Hindi, mga bata lang kalaro ko, gano'n. Kayang pumatay ng ipis sa kamay. Meron. Pre, dali, re! Pak! Pero alam mo, Tol, kaya pala dapat sa grocery lahat ng binibili nyo, nililinis nyo mabuti. Kasi bawal sila mag-pesticide doon dahil puro pagkain eh. Uy, aalis ka kay ka, kukwento ko pa yung kwentong ipis mo. Oh, bahala ka, kukwento ko. Ito ako, pinagsabihan ko lang din to eh. Kasi? Nung una ko pa siya nakilala. Ako lang nagturo sa kanya yun eh, may napatay siyang ipis. Pupulutin lang niya para itapon. Shit. Kung Kika, hindi ganyan. Gago, madumi yan eh. Pero ngayon, alam niya na. As by G. Yun, tanong na tayo. Si Brother D. Masa kapatid, Reggie. Tanong ni Verano, utak o puso? Oh, shit. Utak. Ano ba yan? Yung utak. Sa mga una? Oh, yung sa una to eh. Depende sa sitwasyon. Last na yun ah. Wait, di pa sinasagutin ko yun. Pang last yun ah. Utak o puso? Oh, depende sa sitwasyon. Ibs, unahin mo Ibs. Ako utak.
tanong nila. Utak o puso? Explain mo. Sagot lang. Ika. Explain mo. Pwede ba yung ako rin sagot lang. Utak. Explain mo D2P. Dali-daling sumagot eh. Baka nag-toss coin ka lang dyan eh. Ano kaya? Utak. Mamaya pag-isipan ko meron ka malamang. Okay, dayaan mo na. Utak. Utak pala. Kala ko ba utak? Kumitin mo yung utak mo. Feeling ko utak. Pinusuan lang. Wala kasi sinabing bakit eh. Question lang eh. Tama ba ako? Tama. Dito yan ang ugali. Yan ang utak. Yan ang ugali ni D2P. Diba? D2P na ugali. Kung ano ang utos, yun na yun. Sabi sa'yo eh. Paano mo lalabanan eh? Wala rin naman talaga nalagay. Light question lang. Oo, tama naman siya. Yan si D2. Sa pagkakakilala ko sa kanya to, yan talaga siya. Si D2P, it is what it is. It is what it is. Dapat to soldier eh, no? Turn down the TV. Ibababa yung TV. Turn down the TV. Yan si D2P. Kaputa eh. Ives, utak o puso? Utak. Tandaan mo, walang pagmamahal sa puso, puso ng syudad. May kanta siyang ganun. Walang pagmamahal dito sa puso ng... Oh, pakibuksan niyo lahat ng flashlight ng cellphone niyo. Hey. Ano, nung ina-analyze ko yung ano niyo, yung pagka yun, sabi ko... Aureta Dreams! Ay, ito yung ano eh. Yung ain't no love in the heart of the city. Wala, ito pala yun. Ano ba yung ano yun, Ives? Maglalabas sila ng cellphone. Nabukuhin mo naman, prank. Boy, si, siya nga si Remix Kila. Behind the song. Behind the song, ah. Remix Kila. Anong pinili mo, pre? Utak. Utak, okay. Explain further. Kasi top eh. Yung pananaw ko dati, yung taas. First, second, third. Hmm, kaya sa taas ang utak. Oo, oh, kaya first na lang. Sa first na lang ako. Okay. Sagot ko, pre. Yes, sir. O, utak pa tayong lahat dito? Yes. Kasi utak mo, control mo, puso mo eh. Yes, puso mo, kaya ba kontrolin yung utak mo? Okay. Oh, di naman. Eh, kaya nga siya ginawa ni God na sa taas eh, di ba sabi? Number one. Sabi ni Ives. Kapatid Ives. Utak amen, number one. Kahit anong mangyari. Anong mangyari? Ako sa tingin ko medyo balance dapat. Kasi kung puro utak ka, tol, makakagawa ka ngayon ng mga desisyon na sobrang cold. Hindi ka na ngayon mabait. Hindi ka na kind. Nag-guess mo? Pero nga magiging pag-isa, kupal ka na ba? Para pag-isa nga lang. Oh, well, syempre, utak pipiliin ko, di ba? Oh, pero kung sa reality, utak pa rin kasi para mabalansin mo, mautak ka. Yeah. Tama dun si Frank. Kumbaga, diba? Point ko lang, huwag lang masyadong parang sobrang utak lang ba? Medyo minsan kailangan pataka ng puso minsan eh para magi para magawa mo nga yun. Kasi pag mautak ka. Ibig sabihin lamang sa iyo utak mo. Nagigets. Di ba? Kita mo gaano katalino. Naisip mo yun. Pero oh, ganun yun eh. Oh, tama, utak mo. Kasi di ba parang pag query sobrang utak lang talaga. Parang robot ngayon mag-decide noon. Para kunyari. So si Hitler ko ay ganun ba? Wala ng kunyari ganito. Ang biglang nagkaroon na ng pulis na robot. Oh, wala. Hindi mo na mapapakiusapan. Hindi mo mapapakiusapan yun. Sir, baka pwede naman. Hindi na case-to-case basis. Oo, magiging ganun ngayon. Ang dati pag masyadong... Ay, para sa akin, tamang balance. Kung ano yung nakaprogram yun na, no? Parang ganun. Tanga, may heart din ako. Akala mga tao, wala akong heart. Depende rin sa scenario siguro, tol. Depende rin. Ano? Paano mo siya gagamitin ba? Yeah, kaya nga. Wala lang, share ko lang. Okay. Huwag yung palang tawa doon. Ngulat ako may audience bigla. Question, Brother D. Next. Brother Reggie. Kapatid Reggie. Brother G. Amen. Tanong ni Romnick. Oy, pare. What if may asawa na kasal na at may anak, pero may babae na gusto ka at ox lang sa kanya na maging pangalawa, paano sasabihin sa asawa? Putek. Okay, no? Sabi niya malalaki. Ah, putek. So, huwag mo sabihin, dalin mo na lang sa inyo. Uwi mo na lang bigla. Pero tol, ay, si Butoy magaling dyan. Para isipin niya pa yun, feeling ko hindi ubre. Takot siya sa asawa. Para itanong niya pa yun, takot siya dun sa main niya. So sige ko, decisionan mo na siya. Ha? Huwag na, sa tingin ko, stick ka na sa pamilya mo, hindi ka pang gantuhan. Baka nakikita lang niya sa atin kasi na may... Ang point ni Koy, kung naiisip mo pa yan, hindi ka para dyan. Oo. Diyan ka na lang sa ano, mas baka mga masaya na kayo dyan eh. Baka dahil nakikita mo nga lang dito, baka diba? Baka okay na sila dun eh, na ganun lang yung setup baka eh. Baka nakita lang niya na may dalawa tayong babae. Baka gusto ko rin. Matitipan ba natin siyang
Tigil na niya. Babaihin niya na lang yun. Oh, hindi na. Babaihin niya? Oo. Oh, pakinabangan niya lang sa tamang way o gumawa sa yung maging... Anakan mo. Joke lang yun. Yan ang mga advice ni Kika. Para masira ang buhay mo. Kulit mo eh. Hali, ano mo, Tol? Pwede niyang anakan sana yun kung... Kung yung maayos yung... Kung ma-handle niya. Kung kaya niya yun. Oh. Pero pag... Pero based sa tanong niya, hindi niya ma-handle eh. Oo. Oh. Oh, mukhang ngayon, no? Mukhang hindi, no? Nagtanong pa kasi siya. Nagtanong pa siya, no? Ibang tanong kung... Para may potential eh, di ba? Okay lang matalo. Anong magandang tanong, Koy? Para malaman mo ngayon kung may potential yung lalaki na mag-polygamous relationship. Ano kaya yung mga tanong na yun sa tingin mo na? Ah, pag umabot siya sa punto, tinatanong na niya to. Parang may sense. Parang, ah, pwede to. Tanong ng lalaki. Hmm. Kasi siyempre, dahil nagtatanong sa'yo ng mga tungkol dyan, di ba? So, ano yung mga napapansin mo na tanong? So, based sa tanong niya dapat, malalaman ko kung pang... Yun, pang ganunan siya. Like, halimbawa yan, gets na agad natin, ay, hindi ka pang ganyan kasi yung tanong mo, basic masyado para, alam mo yun. Okay. May narinig ka na bang tanong na ganyan na parang, ah, pwede to. Bawa, tanong ni Kika noon, tanong ni Budoy sa'yo nung nag-umpisa sila. Ah, good question yun ah. Siguro pag ano, kunyari, ang tanong niya na is about na sa second na babae ang tanong niya. At hindi niya na masyadong tinatanong about yung first. Kasi good thing first eh. Maglagay man siya o ano, hindi niya na problema yun. So kunyari, ang tanong niya is, kunyari, so kailan ko isi-sex yung pangalawang babae? Mga ganun. Or ano ba yun? Sa una ba mag... Tatabi na ba kami? Kailan oh, gets. Or sila munang magtatabi? O ano? Yung mga ganong advance na tanong na. Or ano instructions, di ba? Yung parang, yun, yung mga ganon siguro. Or, yeah, tama, yun. Yung mga ganon na advance na ano na. Decision making na niya, no? Oh, siguro sa tingin ko doon ko makita, ah, medyo may alam na to. Kasi yung tanong niya, hindi na pang ano. Kasi ang pinaka-basic na tanong, pang yung mga hindi marunong, paano magdagdag? Paano yan? Oh, yun na yun eh. Ah, wala ka bang alam sa game? Di ba na-guess mo? Yun. Siya alam niya na paano magdagdag. Ano lang yung next step doon? Paano kausapin yung pangalawa, di ba? Maintenance phase. Oh, paano ipatakbuhin yung si... Kumbaga, basically, tol, magtatanong siya sa akin ng sistema na. Mm-hmm. Yun, paano ang sistema ngayon dyan? Pag ganyan na. Yun, doon ko malalaman na ano. Amen. Amen? Amen! Church! Brother D. Kapatid Reggie. Pabasa. Next question. Inatake ka na ba ng matinding panic attack? Koy Frank, kwento nyo naman yung mga nangyari. Ano ba ang panic attack, Frank? Parang hindi ka makahinga yun, di ba, Frank? Oh. Oo. Yung parang hindi ka makahinga. Oh, parang ganun. Nakaranas ka na ng ganun? Wala. Ang pinaka ganun na siguro sa low intensity, di makatulog. Okay, so... Pero hindi pa rin siya panic eh. May nakaranas na ba dito ng panic attack? Parang, parang ganun siguro yun. Ganun. Kasi na-testing ko na sarili ko yung pinaka... pinaka sitwasyon na pwede ako mag-panic nung tinutukan ako ng baril sa kuchilyo. Kinaharnap ako, hinold up kami nung Yung kwento babae ko. So, malamang pwede na ako magpanic nun, di ba? Naalala mo pa kung anong klaseng baril yun? Siguro maliit eh, 45. Tapos yung isa mahabang kutsilo na ganito. Gulat ka nung laki ng Armalite, no? Paano niya natago? Medyo hindi pa kasha dun sa kutsi. Hindi na kagano. So anyway, tapos natutuwang ka ng baril. So, relax pa rin naman ako. Okay. Hindi ako nagpanic eh. Naghanap pa nga ako ng kutsi dun. Okay, pagbaba ako, pinababa ko yung babae ko kasi na-stuck siya eh. Tapos yung karnaper, dumaan na siya dito sa gitna, pumunta siya sa driver's side. Di na sila bumaba eh. Doon na sila sa gitna ng kotse. Kasi kinuha ko, umikot ako pagbaba ko, kinuha ko yung babae ko. Tara na, ayaw niya bumaba eh, kasi parang na-stock up siya. Ako na yung laptop niya. Kinuha pa nga yung laptop sa kanya. Pagbaba, tinignan ko kung saan dumaan yung kotse ko. Naghanap ako ng kotse yung mahihiraman. Nakakita akong car wash. Nilapitan ko yung bagong car wash na van. Sabi ko, kuya, abulin natin sa mamo ko. Inabol namin, pero di namin naabol. Tinatipag, pag nagkatiwalaan ka na talaga niyan na pahiramin yung van? Alam mo naman tayo eh. Smooth as fuck tayo eh. Smooth as fuck eh. Ha? Ipakilalang polis. Tulang hiram ko pa nga. Ang sabi ko pa nga, pirma ko ng van mo, ibabalik ko na lang. Sabi niya, hindi, tulungan na kita. Sumakay siya sa van niya. Sumakay na nga ako eh. Hindi pa siya mo, sumakay na ako. Sakay ka na dyan, sabi ko sa babae. Sakay ka na dyan, nakabukas car wash eh. Okay, kung ngayon, kung ngayon ba habulin mo pa? Oo naman. Ah, talaga? Yung ano lang sa akin, kahit hindi na yung kotse, yung
ina nito na ano, nakuhaan ako ng shit ko. Parang yun lang. Hindi ko naman siya papalaba, yung hahabulin para kunin. Hindi, gusto ko lang masundan ko lang siya, makareport ako sa police. Makuha ko yung makuha ko siya, whatever, whatever, whatever. Pero hindi yun yung nangyari, iniwan nila yung kotse ko somewhere, nahanap na namin, gano'n, gano'n. Pero yun nga, sinasabi ko, isa sa pinaka-situation na pwede ako mag-panic at that time, sa testing ko yung sarili ko. Hindi, oo. Oh. Isa pa pala yung inatake yung ano ko, mother ko. So, na-testing ko kami magkapatid. Hindi ba yung ano, tol? Yung parang na-dislocate yung kamay mo. Hindi ba yun? Ayoko nga, no? Hindi rin eh. Hindi pa rin ako nag... Hindi naman eh. Nagkukwento pa nga siya, tumatawa-tawa pa nga siya. Oo, oh, di ba? Nung namimilipit na siya, hindi naman siya nagpapanik. Nung namimilipit na siya, nung nasasakta na siya na. Di ba sa van? No. Koy, anong gagawin ko dito? Sabi, abay, ewan ko! Nung time na yun, natatawa rin ako sa reaction niya. Ako nga, ano alam mo, alam nila dito. Hindi ko alam, ba't mo tatanungin dyan? Koy, sabi pa niya, dalhin niyo ako sa ospital. Saan? Sabi niya, saan? Sa ospital. Malay ko! Hindi rin naman ako taga dito, bro. Sabi, tignan mo sa maps. Ewan ko! Ano, hindi na rin siya nagpa-function eh. Kailangan nila nun prank. Prank, bakit ba umaabot yung mga tao nang ganun na, umaabot sila sa ganun panic attack na, yung ganun na sila? Ba't umaabot yung ganun? Anong? Tingin ko kulang sila sa experience ng stress eh. Kasi may nabasa ako dati na, ng stress ba yun? Pwede yun ah. Oo, dati nabasa ko tol na kapag nasa-stress ka, after nun, yung neurotransmitters mo may bagong connection na nabubuo. So basically, in layman's term, mas kaya mo mag-handle ng stress kasi lalakas yung utak mo. Mm. Ngayon, may mga tao na ang tendency, which is very normal, umiiwas sa stress. Hindi naman yung normal na ano ng tao programming na lalo mong iano yung stress, di ba? So ngayon, dun sila nagkakamali. May nabasa ako na kailangan mong i-induce yung stress ikaw mismo. Pumasok ka sa stressful situation, kaya nga sila nag-ice bath, nagsa-sauna. So like, naalala ko dati, ang ginawa ko, nung nabasa ko yung una kong ginawa, nag-camping ako for 2 nights sa isang lugar na walang shower, like, tent lang, bumabagyo. Alam mo yun? So, in-induce ko talaga yung stress na sanay ako naka-aircon, masarap yung tulugan ko, di ba? Tapos biglang natulog ako sa lupa. Bakit yung una tayong nakaranas ng stress, di tayo nag-panic attack? Saan? Yung una tayong nakaranas ng matinding stress, bakit yung tayo nagpanic, di ba tayo? Anong hindi? Nung baby ka nga, gutom ka lang, iiyakan eh. Pero hindi naman yung parang, tiyo, baby, huwag mong bigyan ng ano yan. Depende pa rin siguro sa tao, tol. Unang-unang labas mo, hindi ka makahingi. Ah, huminga ako nun ah. Din baby ka gagi. Tatandaan mo ko yun, pre. Tatandaan mo yun siya. Nayala pa niya yung doktor eh. Paglabas mo, nag-stretching agad ako. Finally. Tumakas, nandito ako, bitches. Ikaw, anong pinakamalapit sa'yo? May tattoo na, may tattoo na siya dito. Ikaw, anong pinakamalapit sa'yo na na-reach mo yun? Yung panic attack? Oh, may situation ka bang ganun? Merong mga nakakapanik na sitwasyon. Oh, yung ganun nga. Paano mo inandin? Yung hindi ka na nakagalaw. Tapos, yung mga nakikita ko sa movie. Hindi nangyayari sa akin yun eh. Ah, meron ako dating parang, siguro yung ibang tao doon malalagay sa ganun sitwasyon. Kasi nakita ko rin yung pinsan ko. Medyo nagpanik eh. Ako hindi. So, hindi pa rin eh. Hindi pa rin bida rin. Kwento niya. Kwento mo yan siya eh. Sige. Kahit ipakwento mo sa pinsan ko. Ikaw pa rin ang bida. Ako ang bida. Hindi ako matatalo nun. Okay. Anyway. So, may parating ng Mexicanong gangster sa amin, di ba? Parang, ano siya eh, umulik na siya sa kotse niya, kumuha na siya ng baril niya, ganun. Tapos pagliko namin, sa ali kami napunta, ali. Siyempre, ang unang liko, yun ang mali namin, ang unang likong makita namin, yun, doon agad kami tuwakbo. Parang basic na ano yun, di ba? Yung nga lang, pagliko namin, dead end. Shit. Kasi sa dulo nun, pang-movies. Oo, putang ina, dead end. Sa dulo nun, kahoy, bako, dyan, gets, may barbed wire sa taas. Damn. So ako, di ba? Tapos, naririnig ko na, sumara na yung pinto. Parang na, hindi ako tumitingin sa likod. Pero na, napipicture ko na yung, tapos napipicture ko na nga na yung mga bala gagano'n yung napipicture ko na talaga siya, tol, di ba? So ngayon, pagtingin ko na sa barbed wire, dun, nalaman kong kumalma ako nun kasi talagang hinahanap ko yung mga pwestong walang tusok. Walang tusok. Nakaangat akong ganyan, bam! Tapos pati yung dahan-daan ko, inunin pa ako, nakatalon pa ako. Naiwan yung pinsan ko. Pagtingin ko na sa likod ng bakod, yung bakod nakikita ko nang gumaganon. Koy! 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 Anong gagawin mo? Eh, tumalon ka eh! Yawa! Yung pinsan ko, siguro nagpanik na siya. Gumakma na lang siya mga barbarian yun. Kaya sugat-sugat parang Hesus Kristo siya nun eh. Ganon siya eh. Tapos ganon niya yung mga ano niya. Nakatalon pa rin siya pero sugat-sugat talaga siya. Yun, kaya doon ko na ano siguro na parang umistop pa ako nun. Hinahanap ko pa yung mga
walang tusok. Kaya ako pala naging bida, wala kang galos. Oo, oh, tol, yun, walang galos. Yes, yes, yes. Tapos, kala ko naman talagang umaction star. Oh, tapos, parang, parang, pag ano namin, pag talo namin ganyan, hindi na sumunod yung humahabol sa amin, di ba? So, naghanap kami ng ano, may nakita kaming liko ulit. Tanga namin, lumiko ulit agad kami sa... Dead in na naman! Tanga na, parang yung mga black sa ano, horror movie na lagi una namamatay. Oo, oh, hindi, atras, atras, dead in. So, naka-atras kami. Buti hindi talaga sumunod eh. Ngayon may nakita kaming parang thrift shop. Punta kami doon, tapos nagtago kaming paganyan. Tapos nakikita namin yung kotse nung gangster-gangster umiikot sa area ng ganyan. So, yung tawag na kami sa... Pero tutuluyan na talaga ako yun sana, tol. Siguro. Bakit? Nag-end up mainit lang ulo niya. Oh, ganun lang. Mainit ang ulo niya. Tapos, nasa kalsada siya. Attack, no? Hindi. Dol, aminin ko, kasalanan ko talaga. May pagkakasalanan ako, no? Kasi mainit na ulo na gangster na dumaan. Ganun nga siya. May sinisigaw siya sa amin sa bintana, di ba? Tapos ako naman, kasi galing akong church, eh. So, yung vibe ko parang gaan, di ba? Nung dumaan siya, mainit ulo niya. Tapos ako naman parang, ganun ko siya. Akala ko naman whatever, ganun. Gumang sign ka pa na. Sapu! Sapu! Pero ako parang nagpapat, ang purpose ko lang, mapatawa yung mga kasama ko. Good energy. Oo. Puta, nag-U-turn. Akala ko nagbibiro yung pinsan ko, lang nag-U-turn. Akala ko nagbibiro, pagtingin ko, puta, ito na nga, parating na nga. Holy shit. Tanginang yan yun. So, yun ang nangyari. Tapos yun, nagpa-rescue na lang kami, nagpa-sundo kami, ganyan. Tapos yun, sinisisisi ako ng pinsan ko, syempre. Kasi nasugatan siya, ikaw hindi eh. Oo. Kasi ikaw nag-ganon-ganon. May isa pa kaming bakod na tinaluntol na sobrang panic niya. Ako, di ba may bakod pataas? Wala nang barbed wire. Pag hindi ka nagpa-panic, aabutin mo at iaangat mo sarili mo, di ba? Siya, pag ganun, susugat yung ganito niya, tol. Pag ganun, so doon ko na lang, nagpa-panic talaga to siya. Nag-guess mo? Yun. Pero tingin ko hindi ako nakuwento ng na-snip mo ya. Hindi ko lang nakapagkwento yan. Kasi isugat-sugat siya eh. Tingin ko wala na sa memory niya yan. Oo nga, no? Hindi mawawala sa memory niya yun.